Angel Locsin at Coco Martin nagpahayag ng kanilang mga reaksyon matapos ipasara ang ABS-CBN. Narito't panoorin. Pero bago yan, please click like at pindutin yung subscribe button para sa bagong updates. Magandang gabi ho. Hindi po ako magkukompleto kung sa sarili ko. Okay po ako. Kahit po sa suporta nyo, hindi man ako kasi niyaman ng mga kasabayan ko, pero okay ho ako. Hindi rin po ako magsasalita tungkol sa serbisyong binibigay ng ABS-CBN dahil kusang buo po nilang binibigay yun. Ang sa akin lang po, kung maipapangako po na yung mga mawawalan po ng trabaho sa gitna ng pandemya, magkakaroon po sila ng trabaho na may parehong sweldo, na may parehong benepisyo, dahil ilang taon po ni ang binigay nila doon para maabot nila yung estatong yun. Kung meron po, tatahimik po ako. Wala po kayong maririnig sa akin. Pero alam ko ho na hindi ho pwede mangyari yun. Na hindi mangyari yun dahil marami pa ho ang walang trabaho ngayon. Lilinawin ko lang po na hindi po ito laban against our government. And I wish our president the best. Na hindi po natin malalampasan ang pandemyang to kung wala po siya. Naniniwala ho ako na dapat po sa panahon ngayon lalo ay magkaisa po tayo at magtulungan. Hindi po ito laban against our government. Lilinawin ko lang po ulit. Ang nilalaban ko po dito ay ang mabigyan po ng extension ang prangkisa ng ABS-CBN. Kagaya ho ng pagbigay rin po ng extension sa ibang kumpanya na nag-expire po ang kanilang prangkisa, pero na-extend po para po dinggin ng Kongreso ang kanilang mga kaso. Yun lamang po. Nilalaban ko lang po kung anong tingin ko pong patas, kung anong pantay-pantay, dahil naniniwala rin po ako dyan. Naniniwala rin po ako na sana po mabigyan po ng araw sa Congress ang ABS-CBN para maharap po nila yung mga paratang sa kanila, para mabigyan po sila ng chance. Ng chance po para sa tamang paglilitis. Na tama lang naman po. Mga ma'am at sir, we are not asking for VIP treatment. Hindi po yun. We are asking for a fair chance na yun naman po ang gusto ng Kongreso, na yun naman po ang gusto ng Senado. Na tamang oras para sa tamang paglilitis. Ngayon naman ho, kung sakali po mapatunayan na meron pong pagkakasala ang ABS-CBN, tama po kayo, ang batas ay batas na dapat pong sundin. Kung meron pong pagkakamali, ayusin. Kung sino man nagkasala, parusahan. Pero ayusin po natin ang mali. Naniniwala ako na ang lahat ho ng kumpanya ay meron pong pagkukulang, at mga may room pa po para i-improve. Naniniwala po ako dyan. Pabor po ako dyan dahil pabor po yan sa tao. Lahat po tayo minsan may reklamo na tayo sa mga boss natin eh. Lahat po tayo, mapag-government man yan, maka-private, maliit na kumpanya o malaki, lahat po tayo may reklamo po. Pero hindi po ang pagpapasara at pagdagdag pa po sa mga listahan na napakalaki na wala na pong trabaho ngayon. Lalo na po sa gitna ng krisis. Alam niyo po, ako po naniniwala rin po ako sa second chance. Lahat po tayo, deserve po natin yung magkaroon ng second chance para maayos po natin yung mga bagay-bagay. Second chance to fix things. And, Kuya Jobert, mahal po kita. Alam ko po yung mga naitulong niyo po sa mapangasawa ko, naging mabait po kayo sa akin, pero aminin po natin pareho na mali po yung pagkakasabi nyo na magpakamatay na lang po si Nadine sa ere. Mali po kayo doon. Pero naniniwala po ko, sir, na sa haba ng panahon na binigay nyo po sa industriyang to, deserve nyo po ang second chance.
Sir, tulungan ko po kayo dyan. Kakampi niyo po ako dyan. At sa ABS-CBN, kung mabibigyan po tayo ng second chance, ng pangalawang pagkakataon, eh tama po natin yung lahat ng mga pagkukulang natin. Pasalamatan po natin yung mga tao na sumuporta sa laban. Mas bigyan po natin ng tamang alaga yung mga nagtatrabaho sa ABS-CBN kasi sila po yung sumuporta sa laban na ito. Yung mga irregular na matagal nang nagtatrabaho sa ABS-CBN, irregular po natin. Bigyan po natin ng tamang benepisyo. Bigyan po natin ng magandang buhay ang mga tao. Yung mga nangangailangan ng trabaho, total alam na rin naman po natin na pakiramdam na walang trabaho, sana po mabigyan po natin ng trabaho. Yung mga empleyado na natanggal sa trabaho na matagal na pa nang lumalaban. Alam niyo, kung meron po silang pagkakasala, may pagkukulang sila ng panahon na yun, pero hindi rin po natin bigyan ng second chance. Lahat po tayo nangangailangan ng trabaho ngayon. Dun sa nag-viral ngayon na cameraman si Kuya Journalie, Sir, nag-reach out ako sa mga kaibigan kong cameraman kung baka pwedeng makausap ka. Sir, usap po tayo ng maayos. Pakikinggan po kita. Baka po pwedeng maging tulay ako para maayos po yung problema. Pakikinggan po kita. Wala po akong pipigilan sa inyo kung magsasalita po kayo. Sa mga nawalan po ng trabaho ngayong panahon ngayon, humihingi po ako ng pasensya at paumihin sa inyo kung ngayon lang po kami nagsalita, ngayon lang kami humarap, at kung wala po kami ng mga panahon na kailangan nyo po ng damay namin, humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Ganito po pala yung pakaramdam ng mawalan ng trabaho. I'm very sorry. Let's heal as one. To Soljan Calida, to NTC, how do you expect us to heal as one kung kayo po mismo ang susugat sa amin? Naniniwala ho ako, sir, na marami ho kayo nagawang maganda para ho sa bayan natin. Naniniwala po ako doon. Pero sir, kung tinuloy niyo po itong desisyon na to, kahit na ano pong degree nyo, talino, posisyon, achievements, hindi po yun ang matatandaan ng tao. Matatandaan po nila, and you will go down in history bilang kayo po ang taong pumatay sa ABS-CBN at tumuro sa napakaraming tao sa gitna ng pandemya. Yun po yung matatandaan namin, sir. At huwag nyo pong hayaang mangyari yun. Nakikiusap po ako na magkaisa po tayo at magtulungan, lalo na po sa panahon ng krisis. Please, magkaisa po tayo. Yun lamang po, ako po si Angel Locsin, Filipino, volunteer, artista. Isa rin po akong no work, no pay, na nakikiisa po sa inyo. Ingat po kayo ngayong pandemya, laban ka pamilya. Halimbabakahin sa pamilya ko. Kapag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng pataya sa'yo kahit patayin mo pa ako. Binarubal na tayo eh. Tinarantado na tayo eh. Kinuha na yung bahay natin eh. Sa palimik nyo, kung ano yung nawala sa atin? Kasi kung lahat tayo mananimik, aabusuhin tayo niyan para tayong batang kinutongan. At pagkatapos pag nagkita kayo, ano yung expect mo? Sobrang galit na galit po ako. Sobrang klaseng tao to. Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng nangyayari sa ating bansa, nauna nyo pang isipin, ipasara ang ABS-CBN bago kesa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Tapos yung mga tao, tuwang-tuwa? Tuwang-tuwa kayo na nawalan ng trabaho ang 11,000 na tao? O ngayon, kaming 11,000 na tao, ano mangyayari sa amin ngayon? Ngayon, kaming mga artista, paano namin tutulungan ang ilang pamilyang tinutulungan namin at binubuhay namin? Anong sabi ni Harry Roque? Di ba? Anong sabi niya? Oh, kumila kayo, Dole. Diba? Huwag kayong mag-alala. Bibigyan namin kayo ng ayuda. Eh kung ang buong Pilipinas kayo, hindi nyo masuplayan eh. Pati kami makikidagdag. Kami pong mga artista, ang ABS-CBN,
Kami po ang mga isa sa mga pinakamalaking nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Kami po, may binabayaran po kaming tax taon-taon. Meron po kami binabayaran back every month. Napakalaki nang naitutulong namin bukod sa binabayad namin tax. May serbisyo kaming ibinibigay sa mga tao. Pupunta kami sa ibang bansa para kamustahin ang lahat ng mga OFWs. Bakit dumating ang pagkakataon na ito na kami ang naisip niyong tanggalin? Na sa panahon ngayon, ang ABS-CBN at ang mga artista ang unang, ang isa sa mga tumutulong sa mga tao ngayon. Ano pong malaking problema dun? O ngayon, tatanungin ko kayo. Sa lahat ng mga basher, ng mga fans ko, kamusta po kayo? Sa lahat ng mga trolls dyan, kamusta po kayo? Magpapaka-jologs na po ako. Bakit po? Kasi, sabi ko nga, ang mga tao ngayon, sa lahat ng mga taong naninira sa amin, hindi kayo pwedeng labanan o kausapin na mahinahon. Ngayon, kakausapin ko po kayo sa sarili niyong lingwahe. Pasensya na po kayo. Galit na galit ako eh. Galit na galit na galit na galit. Sobra po ako. Ngayon po, ano po ba uunahin natin ngayon? Tanggalin ang kumpanya na tumutulong sa ating kapwa, sa lahat ng mga Pilipino, o yung sugal na pinapasok sa ating bansa? Buti pa yung pogo. Diba, pinaglalaban nyo. Itong kumpanyang tumutulong sa lahat ng mga tao ngayon, pinasara nyo. Ano yun? Makibahagi at magkomento. For more news updates, please don't forget to click like and subscribe to my YouTube channel. Hanggang sa muli!